everyone! I'm Sam and welcome to my channel! So kindly like and subscribe na rin po and click the notification button to keep you posted. So for today, tuturuan ko po kayo ng mabilisang farming sa Ruin 20. So dito po maganda mag-farm. So, usually po, pag high level na po Axie, maganda mag-farm dito sa Ruin number 20. Kasi nagpapakamatay lang po yung mga kalaban natin dito. So yung moves po natin, as much as possible, mapatay kagad natin sila. Kasi yung matitirang kalaban mo dyan, ang gagawin niya, it's either mag-heal siya, tapos magpapakamatay siya, or magpapakamatay kagad siya. Kagaya nito, sample. Okay, o, nagpakamatay lang siya. Kaya lang, once nagpakamatay siya, yung damage niya ay times 2 ng HP niya. Kaya dapat, kahit papano, high level na yung Axie natin para makasurvive po sila dito. Pero kung kaya nyo pong tapusin yung level na to, sigurado po, mabilis po na farming ang magagawa nyo. Papakapatay siya. Times 2 ulit ng buhay niya yung damage natin. So nakikita po nyo itong mga rock monsters. Yung sa pinakaharap, siya lang po yung matinding kalaban dito. Kaya dapat, sa unang round pa lang, mapatay na natin siya. Para hindi na magkaroon ng additional damage sa Axie natin. Yung the rest, magpapakamatay lang po siya. So, sa gameplay ko po, makikita po ninyo yung beast ko po nasa gitna. Pero pag medyo mababa pa po yung level ninyo, pwede nyo pong gawin ilagay sa dulo yung beast. Kasi madalas po yung beast yung naglalastan kumpara dito sa fish. Yung iba po kasi, kapag medyo mababa pa yung kanilang Axie, ang ginagawa nila, tinatry na rin yung level na to. Pero kung plant, beast, aqua po yung team ninyo, yun po, isa sa mga masasuggest ko po, kung nahihirapan kayong tapusin siya, pwede po kayo mag-take advantage ng positioning. Pwede nyo pong i-position yung beast ninyo sa dulo. Kasi yung beast po, malakas yung damage. Madalas po siya nag-crit, at saka madalas po siyang nagla-last stand. At yung last stand niya, usually, mas maraming bar kumpara sa fish or sa aqua. So, kita nyo po, mabilis yung farming natin. So, usually, nagpapakamatay lang talaga yung kalaban. Kaya, ang technique mo po, as much as possible, kada Axie, sana may mapatay na isa agad. Para kahit papano, hindi po ganun kalaki yung maging damage sa inyong Axie. Dahil, uulitin ko po, ang pinaka-damage na magagawa po ng kalaban nyo is yung pasabog, yung pinapatay nila yung sarili nila. Tapos, times 2 po yung damage na makukuha ng Axie nyo dun. Dahil yung sacrifice na ginagawa ng monsters, times 2 sa HP nila yung damage pag tinamaan ganun. Kaya naman, kung ako ang tatanungin, kung high level na po yung Axie nyo, so let's say 19 pataas or 20 pataas na po yung Axie nyo, maganda dito na po kayo mag-farm. Tapos maigi rin po, pwede it's either kalahati ng energy nyo, gamitin nyo sa arena, tapos kalahati gamitin nyo dito sa adventure. Kung gusto nyo pang mas pataasin yung level ninyo, kung tinatarget nyo tapusin yung level 36 later on, at saka yung level 21, so yung Ruin 21 at saka Ruin 36, dahil merong magandang bonus na SLP po yung katumbas nun kapag natalo nyo sila. Sa Ruin 21, makakakuha po kayo ng bonus na 200 SLP, samantalang sa Ruin 36, makakakuha rin po kayo ng 300 SLP na bonus. Pero mas maganda po na tapusin nyo muna yung 100 over 100 sa adventure bago nyo trabahuhin yung Ruin 21 or yung Ruin 36 para po makuha nyo ng kompleto or buo yung bonus na SLP. So ito na po mga ka-Axie, malapit na po natin mapuno yung 100. So 100 na po. So mga more or less 20 minutes lang po tayo naglaro. Pinas forward ko lang po para hindi po kayo mainip manood yung ating adventure. So, kindly like and subscribe po sa channel natin para sa susunod na upload ko, makita nyo po ulit yung video. Tapos, huwag nyo pong kalimutan i-claim pag natapos nyo na po yung quest. Additional 50 SLP po yan. Maraming salamat po!